Good morning mga ka-junkers. Ang oras na 8:37 na ng umaga. Ang araw ngayon ay Saturday, January 13. So nag-inis tayo ngayon sa junker. Paalis lang ang bayo ko. Dala nila yung truck. So ayan. So ngayon maglilinis-linis tayo dito sa junk shop. Pabuksan natin ang ating bodega. So ayan mga ka-junkers. Maglilinis tayo. At yun. Linisin natin yan. Lalabas natin kung ano yung pwede natin ilabas dyan mga ka-junkers. No? Para maayos. So yung mga kalat. So ayan o. Sabado ngayon. Ayan. So ayan. Magwawalis-walis tayo dito hanggat. Yun nga mga guys. No? Yung mga bago lang dito sa akin channel. Yun nga. Naka-closure pa rin tayo. Yun. Nakikita nyo yun. Yun. 3 years na. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Gagawa pa rin tayo. Magpapatuloy pa rin natin ating pag-junk shop. So yan. Minapakita ko lang sa inyo yung paligid. So ayun, tatrabaho muna tayo mga ka-junkers, no? At ilalabas ko yung mga naka-jumbo para makita natin kung alin dyan yung mga kalakal, alin dyan yung pwede natin ipag-segregate pa, no? Dahil wala naman tao, ako lang naman ang tao rito, tsaka yung bayo ko bumiyahin naman. Si bayo kasi mga ka-junk mayroon ng trabaho, Monday to Friday mayroon na siyang trabaho. So Saturday ngayon, siya nalang bumiyahin ng truck, deliver siya ng bakal sa anong data na kinarga natin. So yun, happy birthday kayo mamaya. Samahan niyo muna ako dito sa junk shop namin. Tala. So ayan mga ka-jans, no, habang naglilinis nga tayo, bago tayo maglinis mga ka-jans, no, gumawa muna tayo ng paglalagyan ng mga lilinisin natin. Kunyari ito, mayroon tayong 8 maliliit na sako. Yung sako niya galing yan doon mga ka-jans, doon sa pinagbaklasan natin ng mga lata. So tinabi ko yon, inipong ko doon. So ayan, para paglagyan natin kung ano man pwede natin paglagyan pag naglilinis o sa mga kalakal na ibibenta na makalat. No? So ayan, ganito kasi ako maglinis mga ka-jans, no, sa junk shop. So meron kang lalagyan ng maliliit na bakal, lata, plastic, at yung mga basura. Dito yung mga sakong butas, sira. Yan. So maglalagay din tayo ng mga malutong. Maglalagyan ng malutong. Basta kahit sobra ganyan, sinobrehan ko lang yung dami nung paglalagay ko lang ng mga kalakal na mapupulot ko para may kamada ko mamaya kung ano yung mga pwedeng pakinabangan tsaka hindi pwedeng pakinabangan, yung mga PET, sibak. So ayan, no? So umpisa na natin habang maaga pa. Konti lang naman ito tatrabahuin ko. Maglilinis lang tayo ng konti para malumuwag dito. So ayan, hihilahin ko mamaya yung mga jumbo kung ano yung pwede kong ilabas. Na, titignan natin ano yung mga nakatabon dyan. Ayan. So ayan, update ko lang ulit kayo mamaya. So ayan, may mga aluminum nakakalat. So lalagyan natin yung sa kalakal para makita natin para maging pera sa susunod na mga araw, no? Yun, update ulit kayo mamaya. Tara, let's go. So ayun na, muli ang pagbabalik. So ayun mga ka-jans, no? So nilabas ko yung mga jumbo natin na ginagamit sa mga plastic at saka sa PET. Nilabas ko lahat para makita ko kung ano yung pwede mapakinabangan na jumbo at saka yung mga sirang-sira na, para kung ano yung dapat na itabi at yung ibenta na jumbo. Kasi mga jumbo na sira na ibibenta yan mga ka-jans, no? Kaya itatabi na natin yan kasama ng mga sako na maliit. Kaya no, so ngayon pag sisegregate yung
pakinabangan, pwede pa natin gamitin sa sibak at sa pinky. So yun, abawin muna natin ito mga kadyans, no? So tara, let's go! So ito mga kadyans, no? Kain muna tayo, hindi pa tayo tapos sa pagtrabaho, no? Bibili lang, pabili lang si Mrs. ng almusal natin. Bibili siya ng butido. Wow, yung butido. So, maruming ahok kamay natin kanina, nagugas tayo. Pero hindi pa rin tayo magkakamay dito dahil sobrang dumi nung mga hinahawakan natin, no? So, dalawa yung camera natin. Ayun, ito, hindi siya nang sabaw. Ayun na lang din natin dito sa malaking tasa. Ayun, wala sili. Ew! Diba? Tapos, isang ganasong kanin. Kain tayo. Ayan, tara, let's go. Power. Wow. Wow. Dalawa camera natin mga guys. Ha? Marami pa tayong gagawin. Sisimula pa lang tayo. Ay na... Nalo ko pa lang yung mga alaka na naipit sa loob. Buti ito mga kagang, kain tayo. Hop, buti.
Mga Jans, no, ang oras na 11:48 na ng tanghali. So, parang hapon na. So, hindi ko na ulit sa ginagawa natin ngayon, no. So, yan na. Balik rin natin lang yung camera para makita ninyo, no. So, ito na mga Jans, yung update natin. So, kahit paano nabawasan na yung kalat dito sa labas. So, yung kanina bumagsak pa yung PET. So, pinagpalit ko na lang. Nagdampot ulit tayo. So, kasi itong apat na PET na jumbo na yan, mga Jans, ayan yung babalatan nila. Tapos yung jumbo na yon. Kasi ibabaw, yun yung mga silang jumbo. Tapos ito na sa baba, yan yung jumbo na gagamitin namin sa sibak o sa PET. So itong mga to, ito yung mga sako na mapapakinabangan pa, yung magagamit pa namin pag nagpili. Ayan yung mga tali ng straw. So yan, tinatabi namin yan. Yan, papasok na yan sa loob. Kasi ito sako rin yan. Magagamit, kasi ito pa tali. Yan, kasi ito bubog, papasok na rin yan. So ito naman yung sa loob, mga kajangas, no? Kaya medyo maluwag na. Yung mga nakikita yung mga jumbo na sa loob, puro sibak yan. Yan ang mga pipilian namin sa susunod. So nilabas lang namin yung mga PET na babalatan ng mga babae naman ang titira dyan, mga babae naman. So yan, medyo makalat nga dito, malutongan na yan. So, may mga plastic sibak dyan. So sa ngayon, hindi ko muna magagawa yan kasi yung mga tulad nyo, may nagbabasa doon. So yan, unahin muna natin dito. So yan, medyo may daanan na rito konti kahit papano. So yan, madilim, wala tayong ilaw ngayon. So yan, ito yung mga tastasan. So yun mga Jans, no? So update ko na lang ulit kayo mamaya kung ano man ang kung meron man itong time price update, kung meron man. So update ko ulit kayo mamaya kung ano man ang gagawin natin. So tara, let's go. At muli mga Jans, ako yung nagbabalik dahil ang oras na ay 3:24 na ng hapon. Mga Jans, no, magandang hapon sa inyo. Saan man kayong panig ng mundo, ang araw po ngayon ay Saturday, January 30 na po, mga ka-Jans. No? So, kaninang umaga nga, mga ka-Jans, ay nakapaglipit-lipit tayo dun sa junk shop natin. Binuksan natin yung bodega natin. Nilabas natin yung mga sibak na pipilian sa susunod na mga araw. At nilabas ko rin yung mga PET na babalatan ng mga babae, mga ka-Jans. So, kahit paano, nalinis natin yung bodega natin o yung junk shop natin dahil hindi pa tayo nakapag-operate. 3 years na siya, mga ka-Jans. No? So, ayun, para hindi naman masayang inyong panonood dito sa aking channel, mga Jans, no, magpa-price update tayo ng presyo ng PET marumi malinis doon sa ating rektana kaila Boss B dahil may abiso sila sa akin noong January 10 pa, mga ka Jans, no. Pero yung abiso na to, ito pa rin yung gumagana hanggang ngayon January 30 na to dahil sabihin yung pa rin ang gumagana. So, huwag na natin yung palagalin. Manda na kayo, hawak na kayo ng lapis at papel. Sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Lista nyo na yan, sir. Sir, mga ka-Jans, no, effective to January 10 pa. So hanggang ngayon, ito pa rin yung bilian nila doon, mga ka-Jans. So simulan natin sa mga ka-Jans sa PET white na malinis. Ang presyo ng PET white na malinis doon kala Boss B ay 30 pesos na, mga ka-Jans, per kilo at meron yung less lang na 1%. So, kung merong singsing yan at kung merong singsing o meron pang takip, so meron yung mga less na pag may singsing na malinis, pag may singsing, less ng 2%. Pag may takip pa, less ng 5%. So, ang presyo niyan, 30 pesos pa rin, mga ka-Jans, no? Sa less percent lang tayo o sila magbabawas, no? So, punta na tayo sa PET Green na malinis. Ang presyo niyan kala Boss B ay 13 pesos. Yung bluish naman na malinis ay 15 pesos per kilo. At yung class B nila, yung pinag-legikan ng malinis na white, ang presyo niyan ay 18 pesos. At saka yung dark blue lumina, ang presyo niyan 8 pesos. At yung class C nila, yung pinaka-marumin o gawain, tinatawag ay 5 pesos. So yun po ang mga binanggit ko, yung mga puro malilinis yan na PET. O mga pinagbalatan, tanggal na yung mga label, no? So punta na tayo sa maruming PET. So handa na kayo, simulan natin yan sa maruming PET white. Ang presyo ng maruming PET white doon kala Boss B ay 16 pesos na lang yan, mga ka-Jans, per kilo. At yung PET green na marumi pala yung kanina. So yung marumi ay 8 pesos per kilo. At yung bluish na marumi ay 8 pesos din per kilo. At saka dark blue lumina na marumi ay 5 pesos lang, mga ka-Jans, per kilo. So yung mga nabanggit kong presyo niya ay gawin yung layang guys sa inyong mga pamimili at pagkumpara nyo yan dun sa inyong mga nirektang delivery ba rin po tayo ng pinagdadalhan. So sa mga bago at nagsisimula pa lang, yan po ang mga bilihan ng
Titi marumi at malinis doon sa nirerektan o sa gilingan, mga kadyan. So sana nagustuhan nyo ang video natin for today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. At kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, click nyo yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga i-upload ko pang mga video. So muli, ako po ang inyong kadyangers na si Erwin. Kita-kita po kayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye, mga kadyangers.